Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral at ilang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Alma na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko sa inyo ngayon ay isang kwento tungkol sa isang pugita na mahilig mangialam ng gamit ng kanyang amo. Ito ay pinamagatang si Pura Pugita at ang Sandaang Perlas. Isinulat ito ng inyong lingkod, Ginang Alma Reynaldo Tukay ng Dibisyon ng Lungsod ng Alaminos at iginuhit naman ni Ginoong Rex Kairos Videlmendo ng Dibisyon ng Lungsod ng Urdaneta na parehong mula sa rehiyon ng Ilocos. Binigyan naman buhay ito sa inyo ng multimedia presentation ng inyong lingkod. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa kandurang bahagi ng gulpo ng Lingayen, nakatira si Aman Sinaya, ang diyosa na nangangalaga sa dagat at pumaprotekta sa mabubuting mangingisda. Nakatira siya sa isang kuweba sa ilalim ng dagat kung saan matatagpuan ang pinakamakukulay at pinakamagagandang mga bahura. Umiinit ang ulo ng Aman Sinaya, lalo na kung gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda. Lumilikha siya ng lindol sa ilalim ng karagatan at nagsisimulang magkaroon ng matataas na daluyong. Sa kabilang banda, laging kasakasama ni Aman Sinaya ang kanyang alalay na si Pura Pugita na ubod ng tiyaga ngunit siya ay may kakaibang ugali. Tuwing galit si Aman Sinaya, agad siyang nagtatago upang hindi siya pagbalingan ng galit ng diyosa. Minsan, muntik nang maisama si Pura sa daluyong na gawa ni Aman Sinaya. Mabuti na lamang at nakakapit siya ng maigpit gamit ang walo niyang galamay sa mga bahura. Isang araw, pinaakyat ni Bathala si Aman Sinaya sa kanyang kaharian. Aalis ako, Pura. Tandaan mo ito. Huwag mong bubuksan ang gintong kahon habang wala ako. Mahalaga sa akin ang mga laman nito. Paalala ni Aman Sinaya sa kanyang alalay. Tumawa si Pura at sa isang iglap, binalot ng ipo-ipong tubig si Aman Sinaya bago ito nawala sa paningin ni Pura Pugita. Habang wala naman si Aman Sinaya, nilinis ni Pura Pugita ang buong kuweba mula sa taas, sa kaliwat kanan at hanggang sa baba. Nang matapos niyang linisin ang kuweba, wala na siyang maisip na gawin. Napatingin siya sa sulok kung saan nakalagay ang gintong kahon. Nagniningning ang gintong kahong iyon, kaya pati ang kanyang mata ay nagsimulang magningning din. Hindi naman siguro malalaman ni Aman Sinaya na binuksan ko ang kanyang gintong kahon, saad niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng gintong kahon. Kahanga-hanga! Bulalas ni Pura. Inaplos niya ang paineta na gawa sa kabibi. Sinubukan niya itong ipatong sa kanyang ulo kung babagay ba ito sa kanya. Kaya lang, wala naman siyang buhok upang mapagsabitan ng napakarikit na paineta. Sunod na naibaling ang kanyang atensyon sa mga hikaw na gawa sa gintong suso. Kumikinang ang mga to. Nais niya sanang isuot ang mga ito ngunit wala naman siyang tenga. Ngunit, ang pinaka nakapagpaningning sa kanyang mga mata ay ang isang kwintas na gawa sa malakremang perlas na tiyak niyang nanggaling pa sa pinakamalaking taklobo sa gulpo. Binilang niya ang mga perlas na bumubuo sa kwintas.
sandaan ang mga perlas sa kwintas ni Aman Sinaya. Hangang-hangang sabi ni Pura Pugita. Sinubukan niya itong isuot sa kanyang leeg. Hindi siya makapaniwalang bagay sa kanyang kwintas na iyon. Hindi naman siguro masama kung hihiramin ko muna ito saglit habang namamasyal. Hindi na ako muling tutuksuin ng mga isda sa aking kakaibang itsura. Wika ni Pura Pugita. Magiliw niyang iginalaw ang kanyang mga galamay habang papalabas sa kuweba. Namasyal siya sa taniman ng mga aragan. Ipinagyabang pa niya ang kanyang suot na kwintas sa mga isdang naroon. Nang maisipan niyang bumalik sa kuweba, biglang umangat ang tubig. Nagkaroon ng pagyanig sa dagat at gahiganting alon ang sumambulat sa kanya. Naku, malamang ay galit na naman si Aman Sinaya. Nalaman kaya niyang binuksan ko ang gintong kahon? Nag-aalalang sabi ni Pura Pugita. Sa lakas ng alon at daluyong, halos hindi na makalangoy si Pura Pugita. Buong lakas niyang nilabanan ang hampas ng alon. Kinapa niya ang kanyang dibdib, ngunit laking gulat niya nang hindi niya maramdamang nakasabit ang kwintas sa kanyang leeg. Halos manginig nga siya sa takot. Muntik nang magkabuhol-buhol ang kanyang mga galamay sa sobrang nervyos. Walang ano-ano'y, nagkaroon ng munting buhawi sa kanyang harapan. Bumungad si Aman Sinaya mula rito. Nanlaki ang mga mata ni Pura Pugita. Pura, pinakialaman mo ba ang gintong kahon ko? Nakapamaywang na sabi ni Aman Sinaya. Huminga ng malalim si Pura. Sa tingin niya, huling paghinga na niya yon dahil malalagot siya sa Diyosa. Patawad, Aman Sinaya, ngunit pinakialaman ko po ang inyong kwintas. Pagtatapat ni Pura Pugita. Bigla siyang nakarinig ng tila kidlat sa ilalim ng dagat na nagpagpapikit sa kanya. Naisip ni Pura na baka lalong magalit si Aman Sinaya kapag nalaman nitong nawawala ang kwintas. Habang hawak ko po ang iyong kwintas, hinablot po ito ng isang sirena. Pagsisinungaling ni Pura Pugita. Kung hindi mo may isasauli ang kwintas hanggang sa paglubog ng araw, ipapakain kita sa higanting paklobo. Pagbabanta ni Aman Sinaya. Saka siya naglaho. Nagsisi si Pura Pugita dahil sa kanyang pangingialam sa gamit ng may gamit. Ngunit, nakukonsensya rin siya dahil nagsinamaling ulit siya. Wala na siyang panahon para kaawaan ng kanyang sarili. Ayaw niyang maipakain sa higanting taklobo. Kaya naman, agad niyang hinanap ang perlas na kwintas sa lugar kung saan maaaring naiyagos ito ng mga alon. Sa kanyang paghahanap, nakita niyang may nagpupumiglas na sirena sa loob ng lambat na iniwan ng mga mangingisda. Agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng sirena upang tulungan ito. Gamit ang walo niyang galamay, buong lakas niyang sinira ang lambat. Maraming salamat sa tulong mo, sabi ng munting sirena. Balang araw, matutulungan din kita sa iyong ginawa. Wala iyon, isa lamang ang nais ko ngayon. Iyon ay ang makitang kwintas na perlas ni Aman Sinaya, sagot ni Pura Pugita. Iyon ba ay iyong kwintas na binubuo ng 100 perlas? Nakita ko iyon na pigtas na, kaya ibinigay ko ito sa aking kapatid na sirena na nagpabantay sa isla ng Marcos, sagot ng munting sirena. Nais ng munting sirena na tulungan si Pura bilang pasasalamat. Kaya naman, pinuntahan nila ang kapatid ng munting sirena na nagbabantay sa isla Marcos. Naku, naibigay ko na ang ilang piraso ng perlas sa pinsan naming sirena na nagbabantay sa isla Cuenco. Narito ang 40 piraso ng perlas. Pasensya na, ito lamang ang maisasauli ko sa'yo. Saad ng sirenang tagabantay sa Isla Marcos nang tanungin siya ni Pura. Nagpasalamat ang dalawa. Tinungo nila ang sirenang tagabantay sa Isla Cuenco.
Sa inyo pala yun? Ngunit ibinigay ko na ang ilang piraso sa aking kaibigang Serena na nagbabantay sa Isla Quezon. Malungkot na saad ng Serena. Narito ang 35 piraso ng perlas. 35 piraso lang yan ha. Muling nagpasalamat si Napura at ang munting Serena sa Serenang tagabantay ng Isla Cuenco. At agad naman nilang tinungo ang Isla Quezon upang mabawi ang ilang piraso ng perlas. At nang tanungin nila kung nasan ang kwintas, ikinalulungkot kong sabihin ngunit 24 lamang ang nasa akin. Saad ng Serena ng Isla Quezon. Maraming salamat! Masayang saad ni Pura Pugita sa Serena kahit hindi niya pa nakukumpleto ang mga perlas. Ilang piraso na ba ng perlas ang ating nabawi? Tanong ng munting Serena kay Pura Pugita. Mula 40 perlas, nadagdagan ng 35, nadagdagan pa ng 24, edi, siyam lahat. Pagbibilang ni Pura Pugita gamit ang kanyang walong kamay. Isang Serena na lamang na mahilig sa perlas ang hindi pa natin natatanong. Saad ng munting Serena? Siya si... ang Serenang nakatira sa pinakamaliit na isla. Saan naman matatagpuan ang pinakamaliit na isla? Tanong ni Pura. Nasa dulong bahagi ito ng kapuluan ng 100 pulo. Ngunit ito ay napakalayo. Sagot ng Serena. Kailangang matagpuan ko ng lahat bago lumubog ang araw. Kung hindi, ipapakain na po ni Aman Sinaya sa higanting taklobo. Takot na sabi ni Pura. Huwag kang mag-alala. Walang problemang hindi nalulutas. Magtiwala ka na makukuha natin iyon. Pampalubag na loob na saad ng munting Serena. Nagngitian silang dalawa at sabay na tinungo ang pinakamaliit na isla. Agad nila itong nasilayan. Nakita nilang naghukay sa mabuhanging bahagi ang Serenang tagabantay sa pinakamaliit na isla. Nang lapitan nila ang Serena, kumislap ang tila maputing bato na inihuhukay ng Serena sa buhangin. Magandang hapon po. Magtatanong po sana kami kung nasa inyo po ang perlas na kagaya ng mga ito. Saad ni Pura habang ipinapakita ang mga perlas sa Serenang tagabantay. Aba, wala sa akin ang hinahanap mo. Sagot ng Serena ng pinakamaliit na isla. Nakiusap si Pura Pugita sa Serena na ibalik na ang perlas sa kanya ngunit nagmatigas sa pagsisinungaling ang Serena. Ngayon, alam na ni Pura ang pakiramdam ni Aman Sinaya kapag nagsisinungaling siya rito. Nagsisi siya at napagtanto niyang magkakaroon ng masamang pangyayari kung pakikialaman ang gamit ng iba nang hindi nagpapaalam. Hindi niya ito lubos maisip na may karampatang bunga ang lahat ng hindi niya pinag-isipang gawa. Nakiusap na rin ang munting Serena sa Serenang tagabantay sa pinakamaliit na isla. Ngunit sa halip na ibigay ng Serena ang perlas, inihampas-hampas niya ang kanyang buntot na siyang nakagawa ng malakas na buhawi. Napapikit naman si Napura Pugita at kumapit sila sa mga halamang damo. Hindi ko ibibigay ang perlas! Sagot ng Serena ng pinakamaliit na isla. Biglang kumulog ng malakas sa ilalim ng dagat. Nagulat ang Serena ng pinakamaliit na isla kaya natigilan siya sa paggawa ng ipo-ipo. Anong kamuluhan ito? Sigaw ng malakas at makapangyarihang boses. Aman Sinaya! Sigaw naman ni Pura nang may magkahalong tuwa at kaba. At nang ilang saglit, naging kalmado ulit ang dagat. Patawad po, ngunit may isa pa pong nawawalang perlas. Sumbong ni Pura.
Siya ba ang Serenang nagnakaw sa aking kwintas? Turo ni Aman si Naya sa munting Serena. Hindi ko po ninakaw ang kwintas. Saad naman ng munting Serena. Tumalim ang tingin ni Aman si Naya kay Pura dahil nagsinungaling ang pugita sa kanya noong una. Ang totoo po ay napulot ng munting Serena ang kwintas ngunit hindi sinasadyang na ipamigay niya sa iba pang Serena ang ilang pirasong perlas ng kwintas. May nawawala pong isang perlas at nakita namin ito na inihuhukay ng Serena ng pinakamaliit na isla. Paliwanag ni Pura. Napatingin si Aman si Naya sa Serena ng pinakamaliit na isla. Natakot ang Serena ng pinakamaliit na isla kay Aman si Naya. Kaya muling hinukay ng Serena ng pinakamaliit na isla ang perlas. Iniabot niya ito kay Pura sa wakas. Hindi naman naipaliwanag ni Pura ang nararamdaman niyang saya. Kumpleto na ang sandaang perlas. Maraming salamat! Galak na saad ni Pura sa Serena. Iniabot niya ang kumpletong perlas kay Aman si Naya. Mahusay, Pura Pugita. Sana ay napagnilayan mo ang mga nagawa mong kamalian ngayong araw na ito. Bukas, gamitin mo ang iyong mga galamay sa pagtutuhog ng mga perlas na ito upang maging kwintas ulit. Ngunit, dahil sa pagsisinungaling mo, lalabas sa bibig mo ang maitim na tinta. Sumpa ni Aman si Naya. Ikaw naman, Serena ng pinakamaliit na isla, ay paparusahan ko dahil sa pagtatago mo sa aking perlas. Tuwing tataas ang level ng tubig, lulubog ang islang binabantayan mo. Lilitaw lamang ito kung mababa na ang tubig. Pagpapatuloy ni Aman si Naya. At dahil naman sa pagiging matulungin mo, sa iyo ko ibibigay ang pinakamalaking isla sa sandaang pulo. Utos ni Aman si Naya sa munting Serena. Natuwa ang munting Serena at nagpasalamat kay Aman si Naya. Kahit naman may parusa si Pura Pugita, masaya rin siya dahil may gantimpala ang bago niyang kaibigan. Hindi na rin siya ipapakain sa higanting taklobo. Simula noon, naging matapat na si Pura Pugita sa kanyang pagsisilbi kay Aman si Naya. Natutunan na niyang magpaalam kung may hihiraming gamit. Ginawa niya ang lahat upang karapat-dapat siyang pagkatiwalaang muli ni Aman si Naya. Hihigitan niya ang halaga ng sandaang perlas sa halaga ng tiwala ni Aman si Naya sa kanya. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.